Importante ang pagiging compatible sa anumang relasyon. Ang tanong, meron bang malinaw na formula para palagi kayong magkasundo? Meron bang do's and don'ts para palagi kayong compatible? Ayan yung pag-uusapan natin ngayon. Pero unang-una gusto kong ipaalala na kasama sa pakyaw ng relasyon yung realidad ng hindi pagkakasundo. Normal sa sino mang nagmamahala na paminsan-minsan merong pagtatalo o hindi pagkakaunawaan. I'm sure alam nyo yan. Ang issue ng compatibility, pumapasok lang kung mas madalas kayong mag-away sa halip na pakinggan ninyo, unawain, patawarin at tanggapin ang isa't isa. Lalo na pag yung malimit ninyong banggaan, humahantong sa puntong nasasaktan ninyo ang isa't isa. Pero kahit walang formula para sa 100% compatibility, nagkakasundo ang mga relationship experts na ang pagiging compatible, uuwi at uuwi sa usapin ng values. Dahil pag hindi magkatugma ang pamantayan ninyo ng tama at mali, mabuti at masama, alin yung katanggap-tanggap at alin yung kasuklam-suklam, pag hindi yan malinaw sa inyo, magbabanggaan kayo palagi at malabo kayong maging compatible. Pero ang totoo, pwede kayong maging compatible kahit magkaiba ang paborito ninyong pagkain, hobby, fashion taste, music o TV program. Posible pa rin maging harmonious ang relasyon kahit hindi pareho ang inyong sleeping, eating, and working habits. Pero ibang usapan na kung sa value system kayo paulit-ulit na nagbabanggaan. Kaya nga kung magkasintahan pa lang kayo, mas maagang alam ninyo kung saan hindi magtutugma ang inyong mga pananaw, paniniwala, o prinsipyo sa buhay, mas mabuti. Bakit? Dahil mas maaga kayong makakapagdesisyon, mas magiging madali ang pagpapasya ninyo kung magsasama pa ba kayo o maghihiwalay. Bakit kailangan pag-usapan? Dahil ang values nasa sentro ng pagkatao mo. Galing yan sa malalim na bahagi ng kung sino ka. Dito ka humuhugot ng halaga at dangal. Dito nakaimbak ang mga sagrado mong paniniwala. Dito ka rin kumukuha ng kapasidad na magmahal, magbigay ng sarili. Yang mga yan ang dinadala mo sa iyong relasyon. Papayag ka ba na araw-araw binabangga ng taong mahal mo yung value system mo? Maliban na lang kung to begin with, hindi naman malinaw sa'yo ang iyong value system. O kaya willing kang akapin, i-absorb blindly ika nga yung value system ng taong mahal mo. Never mind kung matuwid ito o baluktot. Ang problema lang dun, ano ang added value na dadalhin mo sa relasyon? Ano ang ibibigay mo sa taong mahal mo kung sa'yo mismo hindi malinaw kung saan ka nakatuntong? Sa malaon at madali, yung mahina o yung kawalan mo ng matibay na value system, parehong pundasyon sa buhangin na madaling ikakaguho ng relasyon. Ang tanong, ano yung mga aspeto ng relasyon na mahalagang nagkakasundo kayo? Ayon sa psychologist at author na si Dr. John Grohol, meron anim na areas of compatibility na mahalagang linawin ninyo sa isa't isa kung gusto ninyong magkaroon ng maayos na pagsasama. At ang una sa listahan, respeto. Pangunahin sa respeto ang kahandaan ninyong makinig. Kasama din dyan yung pagpapaalam bago gumawa ng malaking desisyon. O yung pagdating sa oras na pinagkasunduan, pagtupad sa bilin o sa pangako, o pati yung pagpapasintabi bago mo ilipat ang TV channel kung nanonood ang kapartner. Respeto yan. At respeto rin yung hayaan o kung pwede pa nga ikatuwa mo kung merong hilig o pangarap yung karelasyon mo na gusto niyang matupad. Lalo na kung hindi naman ito nakakasakit o nakakabigat sa sino man. Mahalaga rin yung paggalang at pag-iingat sa mga kwento, gamit at saloobin na gusto niyang manatiling pribado.
Ang sunod na area of compatibility na importanteng linawin ninyo sa isa't isa at maraming magkarelasyon, ito yung pinag-aawayan. Pera. Paano ang hatian ng responsibilidad sa pagkita, pagbabudget, at paggastos? Kanya-kanya ba kayo o isa lang yung magmamanage? Saan mas nararapat gastusin o ipuhunan ang pumapasok na pera? Alin ang dapat ipagpaalam bago bilhin? Kapag hindi malinaw ang usapan sa mga bagay na may kinalaman sa pera, magiging meet sa ito ng pagdududa, ng sumbatan, at ng madalas na hindi pagkakaunawaan. Ang ikatlo sa listahan, and somewhat konektado sa pera, estilo ng pamumuhay. Marangyaba o simple? Maluho o matipid? Mabilis o mabagal? Tahimik o maingay? Sa syudad ba kayo titira o sa probinsya? Ang lifestyle na pipiliin ninyo laging sasalamin sa pagtatalaban ng mga gusto at kailangan ninyong dalawa at ng pamilya. Tatamaan din dito yung usapin ng kalusugan o kung paano ninyong itataguyod ang kinabukasan. Ang pang-apat, at madalas hindi pinag-uusapan pero napakahalagang linawin sa isa't isa, romansa. Ayon sa research, ang hindi pagkakasundo sa larangan ng sex at intimacy ay pumapangalawa sa dami ng mga relasyon ng lamig o kaya tuluyang nasira. Madalas ang ginagamit ng isa para sa kanyang kabiyak, yung personal niyang preference, pero marami namang magkarelasyon, magkaiba ang standard pagdating sa physical intimacy. Kaya importanteng pag-usapan at tukuyin. Ano ba yung ayaw at gusto ng bawat isa? Alin ang pwede at hindi pwede? Ano yung hihingin mo na kaya niyang ibigay at hanggang saan naman ang kaya mong ibigay sa mga hinihingi niya? Ano yung dapat tugunan at ano naman yung pwedeng wala? Lahat yan, mahalagang mapagkasunduan mula sa inaasahan ninyong daily expression of affection hanggang sa inyong pagtatalik. Ang ikalimang area of compatibility, relihiyon. May mga mag-asawa na magkasundo kahit magkaiba yung relihiyon nila. Pero madalas, yun ay dahil yung isa, iniwan yung kanyang kinamulatang relihiyon para umanib sa relihiyon ng kanyang kabiyak. O kaya naman, hindi issue yon dahil to begin with, pareho naman silang hindi religious. Kumbaga, hindi nila nakikitang mahalaga sa buhay ang pananampalataya. Nagsisimula ang problema pag parehong aktibo ang magkarelasyon sa kanya-kanyang relihiyon tapos nagkukumpetisyon sila o kaya nag-aagawan kung saang relihiyon aakayin ang anak. Hindi rin nakakatulong yung pipilitin mong i-convert sa religion mo yung karelasyon mo. Pero kahit pareho kayong aktibo sa inyong relihiyon, kung naroroon lamang ang paggalang, ang kalayaan, at kung bukas kayo parehong lumago at matuto mula sa karanasan ng pananampalataya ng isa't isa, pwede kayong maging compatible. Last but not the least, mahalagang nagkakasundo kayo sa usapin ng kaayusan at kalinisan sa tahanan. Kung mataas ang pagpapahalaga mo sa kaayusan at kalinisan, desisyonan mo kung kaya mo bang makisama sa isang taong walang masyadong paki pag magulo ang bahay o maraming kalat. Dahil kung nahihirapan ka, malamang ganun din ang kalbaryo niya, lalo na kung pakiramdam niya, mas mahal mo ang malinis na paligid kaysa kanya. Once again, naririto ang 6 areas of compatibility na mahalagang pinag-uusapan ninyo at pinagkakasunduan. Kahit hindi makumpleto ang 6 na ito, malaki ang tsansa na magtatagal ang maganda ninyong pagsasama kung at least nagkakasundo kayo sa 3 o 4 na values-based areas of a compatible relationship. Pero mahalagang tandaan, ang compatibility nangyayari kapag sa kabila ng inyong pagkakaiba, pinangingibabaw ninyo ang pagmamahal. Dahil pagmamahal lang ang dahilan, kaya hindi kayo hihinto na tanggapin at unawain ang isa't isa.
at pagmamahal din ang dahilan. Kaya pipiliin nyo laging maging bukas na sabay na matuto at lumago mula sa mga regalo ng inyong pagkakaiba.